Kumusta mga katropong basketball? Kamakailan nga ay napabalita ang pagpanaw ng isa sa mga kinikilalang NBA legend na si Bill Russell. At ito lang ding nakaraan ay nag-anunsyo ang NBA bilang paggalang sa yumaong malalaro ay nagdesisyon ng liga na i-retire ang number 6 jersey sa buong NBA. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga malalaro nang kasalukuyang gumagamit ng naturang numero sa kani-kanilang mga jersey? Ayon sa naturang desisyon ay maaaring gamitin pa rin ang kasalukuyang player ang numero pero hindi napapayagan pang gamitin ng mga susunod pa na papasok sa liga. Sa kasalukuyan ay may 19 na NBA players ang kasalukuyang gumagamit ng number 6 bilang kanilang mga jersey number. Pangunahin na dyan sa listahan na itong si LeBron James na muling ginamit ang numero sa kanyang jersey itong 2021-22 season. Bago nagpalit si LeBron ng naturang jersey number ay dati na niyang gamit ang number 23. Kaya naman dahil sa desisyon na lumabas ay maaaring muling magpalit itong si LeBron ng jersey number. Ilan sa mga gumagamit ng number 6 jersey sa liga ay sina Alex Caruso, Lou Williams, Montrezl Harrell, Kristaps Porzingis at marami pang iba. Samantala, si Jordan Poole ay papasok na sa free agency sa susunod na season at naging laman ng mga balita patungkol sa usapang extension. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin nabubuong usapan para sa nasabing manlalaro. At kung sakaling magdesisyon ng Warriors para sa isang max contract para kay JP, ano naman kaya ang pros and cons nito para sa koponan? Pag-usapan natin muna ang pros. At siguro naman na hindi kayo mag-o-object sa akin kung sasabihin ko na itong si JP ay talagang umangat ang mga laruan noong nakarang season kumpara noong mga unang bahagi ng kanyang rookie season. Isa siya sa mga elite scorer ng Golden State Warriors na nag-a-average ng 36.4% mula sa 3 at kabuang 44.8 field goal percentage. Maliban sa kanyang outside shooting ay nagpamalas din ito ng kanyang kakayahan na gumawa ng mga tira papunta sa rim gamit ang kanyang mabilisang galawan sa court. Isama na natin dyan ang 92.5% niya sa free throw lane kung saan nga ay naungusan pa niya si Steph Curry noong nakarang season. Bagaman hindi matatawaran ang pagiging elite scorer ni JP ay kulang naman siya pagdating sa depensa. At kung sa mga panahon nga na hindi siya effective scorer ay nawawala nga daw ang silbi niya sa court. Isa pa ay kung pipirma ba siya ng max extension ay kaya-kaya niya na mamuno pag dumating na ang oras na ang Big 3 ay lumipas na sa kanilang prime. Bagaman hindi natin maiaalis ang kahinaan ni Jordan Poole pagdating sa depensa, pero nakita naman natin kung paanong nag-i-improve kada taon si JP. At katulad ni Steph na dating hindi rin isang great defender pero nag-i-improve sa paglipas ng panahon, ay hindi na rin malayong dumating din ang oras na ma-overcome din ito ni JP. At LA Lakers payag na isama ang dalawang first round picks nila para kay Kyrie Irving. Una kasing napabalita na ititrade si Russell Westbrook para kay Kyrie Irving pero humirit ang Nets na isama ang kanilang two first round picks na una nang tinanggihan ng Lakers. Pero ayon kay Christian Winfield ng Daily News na nagbago na ang isip ng Lakers at payag na isama ang first two round picks nila. Subalit ayon sa mga balita ay wala pa rin kasiguruhan na mangyayari nga ang nasabing deal. Depende pa rin yan sa magiging pag-uusap ng dalawang koponan. Sa mga tropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi. Maraming salamat po.